At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nakita dag-aso kung saan nila dinala ang ibahe at sinundan niya ito. Nakita ng masasamang loob ang aso, ngunit hinayaan lang nila. Pumunta ang aso sa simbahan upang humingi ng tulong kina Anghel at Mang Pancino. At hinila ni Uhos ang pantalon ni Anghel. Tuwang-tuwa naman ang bata dahil nasa kanya na ang ibahin na nagbibilagro. Napunta sila sa bahay ng bata at doon nagtaka si Mang Pancino at Anghel. Sinabi ni Anghel na baka nandoon sa bahay na yun ang ibahin. At nakita ni Mang Pancino ang sakristan na pinatay ng mga nanloob sa simbahan. At nalaman din niya, nakasabwat pala ang sakristan. At nakita niya na pinagsasaksak din siya ng mga masasamang loob. Nahuli din ang mga masasamang loob na si Mang Pancino at ni Anghel. At tinali sila. At ang gusto ng bata ay mapatay sila. At ayaw niya na masabit ang kanyang pangalan. Ayaw kong nasasabit ako. Kailangan patayin mo sila. At kahit buto nila, ayaw kong nakikita ko na iintindihan mo. Huwag kang mag-alala, madam. At susunugin ko sila. Itatapon ko ang mga abon nila sa bakulan ninyo para maging pataba ng lupa sa mga halaman ninyo dito. Kaya huwag kayong mag-alala, madam. Makalampas ako dito. Kailangan makalagong tali sa mga kamay ko at pa. Para palang narinig ko ang nyabag ni Uhos. Alam kong nandito lang siya sa malapit sa akin. Kailangan na makalagong tali kong ito. Kailangan makaligtas kami ni Ninong Kumpasito dito at makuha namin ang imahe. Ayan. Malapit ko ng makalagang tali ko sa kamay. Salamat, nakalag ko na. Kailangan na mahagilap ko ang aking espada. Uhos! Uhos! Ang espada! Itulak mo dito, palapit sa akin. Uhos! Sige, tulak mo! Ngayon, dali! Kaunti pa! Kunti pa, Uhos. Ayun, nasa akin ang aking espada. Ano yan? Parang may...
Huwag niyo siyang patayin. Oo. Siya si San Gabriel. Siya nga. Yan ang hinihintay ko na magmimilagro. Pero madam, ako ang magwis. Napuputol sa mga kasama ninyo. Ganun ba? Itong sa'yo. Akala ninyo ba eh, matatamaan ko naman yung mga baril. Ha? Ha? Oo nga. Hindi siya tinamaan. Oo nga. Siya ang hinihintay kong may milagro na imahin. Magtago ka na, madam. At papatayin ka niya. Ang sasama ninyo, pati imahin, ninanakaw ninyo. Ngayon, wala na kayong kawal. Halika nga rito. Hila! Hindi ba't sinasabi ko na sa inyo? Hindi ako tinatabla ng kahit anong bala ng baril o anong sandata dahil ako ang magwis. Ngayon, hahanapin ko ang isang yun. Isusunod ko siya. Magsisi na kayo sa lahat ng ginawa ninyong kasalanan. Itong para sa inyo. Ganun pala. Gabay ko. Ang tigas pa ng katawan ng taong to. Aray. Sasaksakin mo pang pakpako ha. Ngayon, itatapon na kita sa malayong lugar. Saan ko'y nagtatagong mabay yun? Ah, ayun pala. Ngayon, nakita na kita. Ngayon, babariling kita. Hindi kita matatamaan. Ha, ganun ba? Ito naman sa'yo. Itatapon kita sa labas at magsasama kayo ng kasama mo. Ay ganito. Akala ko, siya yung imahin na nagmimilagro. Kalaban ko pala siya. Dito ako magtatago para hindi niya ako makita. Pagkatapos, babarilin ko siya kaagad. Papatayin ko ang manok taong yan. Akala mo, maiisahan mo ako. Hindi! Hindi mo ako maiisahan. Ayan, papalapit na dito sa akin. Malapit na siya. Kailangan na mapatay ko siya. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Bitawat mo ang aray! Bitawat mo ang aray ko! Aray ko! At mananalo ang kasamahan. Hindi kayo magtatagumpay sa mga iniisip niya. Hindi, Peter. Hindi. Ang mga imahin ko. Hindi ko sila pwedeng ibagay sa iba. Ang mga imahin ko. Ang mga imahin ko. Ang mga imahin ko. Ang mga imahin ko. Nakatali pa din ako dito. Naku, magtutulog-tulogan ako. May papalapit dito. Huwag patayin ako. Anghel, asan ka? Anghel! Pinuto lang aking tali ng taong ito. Sino kaya yun? Si Anghel,
saan na kaya? Tahimik ka na, uhos, tahimik. Baka kasi may nangyari na kay Angel. Nong! Nong! Asan ka po, Nong? Angel, andyan ka pala. Alam mo ba, may nagkalag ng tali sa akin. Akala ko, papatayin ako. Si Uso, Nong. Pati ako nga eh. Iniligtas niya. Si Uhos? Uho. Sabi ko na nga ba, pakikinabangan itong asong to. Teka, totoo ba itong mga nakikita ko, Angel? Ha? Bakit po, Nong? Bakit nakatimbong itong mga tauhan ng masabang babae na nangunguhan ng mga imahin? Sino kaya ang may gawa? Mamali ko po. Hindi naman po ako nakakakita eh. Yung narinig ko lang mga yabag nila. At naaamoy ko lang sila. Si Uhos, kinakagal niya yung mga tali sa kamay ko, kaya nakalaya ako. Ganun pala. binibiro lamang kita, Angel. Alam mo ba, kung nakita mo lang sana kung paano ko pinagsusuntok ang mga yan, kung paano ko pinatawag mga yan, ayun, tatamputin na lang sila ng mga pulis. Ang lakas ko, di ba? Oo nga eh. Uhos, Uhos, huwag kang maingay. Basta ako ang magpapatimbong sa mga yan. Huwag kang maingay. Nakita mo? Nako, bibilib ko sa akin. Ako ang ninong pansino mo. Ako ang tagapagtanggol. Oho, ninong. Opo, maniniwala ako sa inyo eh. Andito na ang ating imahin, andito na. Di na po kami magtatagal. At naibalik naman ang imahin natin. Naninakaw ng mga masamang loob. Alis muna kaming dalawa. Alis muna kaming dalawa, mga kanayon. Tutala, andito na naman ang imahin at naibalik na. Ay, saan naman kayo po tutuloy niyan? Sa Maynila ho siguro. Doon na kayo pupunta? Oo. Magpapaalam na kami sa mga ibang kanayon natin. Mabuti naman, balik na yun. Mga kanayon, magpapaalam na kami ng Anghel. Pupunta na kami ng Maynila. At saka huwag niyong pababayan ang magiging pari natin dito. At asikusuhin niyong bantayan niyo ang mga santo natin dito sa simbahan. Baka mawala na naman. Oo, Mang Pancito! Paalam lang, Mang Pancito! Ingat kayo lagi! Mga kasama, nais kong sapkupin ng bayan na yan. Kailangan na maghasik ako ng lagim dyan. Magiging kaharian ng kadiliman ng lugar na yan. At isa pa, kailangan na hanapin ang espada sa lupa kung saan itinapon ni San Gabriel ang kanyang espada. Bakit di mo matiyak kung sino ang nakapunot ng espada na yon? Kailangan na makita ang espada na yon sa lalong madaling panahon. Sasakupin natin ang lupa. Kaawa-awang Bagwes, siya ang nakapunot ng espada. Ngayon, magagapin na natin siya. Nong,
saan mo pala tayo pupunta? Eh, dito sa pinsan ko na si Luming. Dito tayo titira sandali. Eh, ano po ba talagang gagawin natin dito nung? Eh, doon muna tayo makikituloy, Angel. Eh, doon maraming trabaho. Dito rin sa atin ayo. Eh, nung. Eh, saan mo ba tayo pupunta? Eh, doon sa hasyenda sa kabila. Eh, maganda ba doon, nung? Kung sana hindi ako bulag, ganito, eh, hindi kayo mahihirapan. Hindi kayo magtitis ng ganito. Salamat nung sa kabutihan ninyo, sa akin nung. Eh, mula nung nakita ka namin ni Father, eh, pamilya na ang turing namin sa'yo. Eh, nako, ang drama mo naman, Angel. Halika na nga, bata ka. Parahon para umayo tayo ang maghatik ng lagim. Ito na ang aking pinakahihintay. Ngayon, maghahari ka na sa mundo ng mga tao. Oh, Satana. Oh. Ako na ang magiging reyna. Hindi ang bagwis na yon. Papatayin ko siya pag kami nakaharap na dalawa. Matatalo ko na ngayon ang kapangyarihan ni Gabriel. Matatalo ko na siya! Oh, oh. Sige, magsikilos na kayong lahat. Marami pa tayong gagawin. Baka makita na naman tayo na may-ari ng Yugan. Ang gagalit na naman yun. Oo nga, tama ka. Sige, ilan na yun? Sa akin to. Kapag may-ari ng aking ninyong to. Talaga? Ah? Alam nyo? Oo. Lahat ng maaaring ipamana sa akin ng aking ninong. Kaya maswerte ang babae na nandito. Dahil ako, magpapatayo ng malaking-malaking bahay. Ah, talaga? Naku, ang swerte talaga ng magiging asawa mo. Ah, talaga? Ah, teka, parang malakas ang agin na. Parang gusto kong tangayin. Ah, bakit ganito? Ah, ano yun? Malilipol kayang lahat ni Bagwis ang mga masasamang espiritu. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.